This is the anemometer main unit monitor. I have with speed 0, maximum 12, 180. The anemometer pointing. The forward from 30 to 60 degrees. But here, no indication. And the propeller is keep moving, but here nothing. I try to reset. Nothing more. Try to press this one. This is the bright and dim. Okay. Now I have zero reference, no knots, no mile per hour, no wind direction indicated. To check and to further check, you will find the anemometer on top of my bridge mast. It was directed about 80 degrees from forward of my ship. It is pointing on direction starboard side, and the propeller keep revolving, but on my local indicator, the speed, mile per hour, direction of the wind is not indicated. So please join me to fix this problem. Bali, hahawakan ko na lang. Nakaturo sa crane. Wala. Ayan, may lumalabas siya pag nakaturo sa crane. Nakaturo sa crane. So, baliktad lang sa labas yung ano, sa labas yung ano, sa likod siya. Sa likod. Likod dapat sa kruwan na nakatutok yung hangin dito. Sa likod tumalabas. Sir, pag nakaharap tayo sa barko, yung kaliwa, port side, tapos yung kanan, starboard, tama? Tama, tama. Kasi may nakasulat naman dito na starboard sa port side. Yes, sir. So, ang hangin mo ngayon, dito, kung kinatutok mo ganyan sa proa, ang hangin mo, dito sa galing sa starboard sa pupa. Yan, sir. Naka-starboard yan. Tama yan. Naka-starboard tayo yan. Starboard siya rito, wala siyang lumalabas. Lumalabas sa pupa lang, sa pupa. Ayun, si third gate. Ano? Kaya niya, Mike? Ah, sige, sir. Iikutin ko ito, ha? Third, advice mo ako kung anong direction dyan ngayon. Bali, ikutin ko kayo. Aakit ka na taas. Malamig. Uy, nag-a-ice yung ano, dagat. Kita nyo? May yelo. Malamig. Yun, yung aeroplano. Op! Bigat na yan, eh. Talian lang natin sila yan, tapos sige, akit ko. Huwag na. Dali mo lang, dali. At syempre, andito kami ni Chip. Uy! Op! Magandang umaga, Pilipinas! Sabi dito kami ngayon sa UST Luga. Luga, UNSR.
dito ang aming buhay dito. Maraming yelo sa likod. Yan, sa likod. At dito kami sa taas, sa taas. Yun. Dito mismo kami sa pinakataas ng barko. Ano masasabi po sir sa mga gusto mag-electrician? Yung mga gusto mag-barko, okay lang naman magsiman. Basta disidido kayo. Ayun. Oras ng taglamig, malamig. Oras ng taginit, mainit. Yan. Yun nga lang, siyempre, kailangan natin maghanap buhay para sa pamilya. Sipag at tiyaga. Yun talaga, para sa kabuhayan. Ayun, may mga barko doon sa likod. Ayun oh, ang ganda oh. Tapusan na namin to, hahabulin namin. Maganda yung sikat ng araw, walang hangin, medyo okay ang temperature. Bukas mag-overhaul na kami ng 5 motor. Yun. Okay, ito yung wind speed direction namin, gawa ng Yang, no? MIA. Siyempre kasama ko rito yung napakasipag kong chief engineer. Yun, may barko sa tabi namin. Nag-vlog ako ng konti. May yelo. Ayun. May yelo sa Russia, malamig. Yan. May ice na rito. Siyempre, kasama ko. Lamig nga hangin todo. Ayan dito. Yun. Kamadali kami ngayon dahil kailangan. Walang hangin. Walang ulan. Ayos. Number 4 niya. Ito number 4 niya. Yellow, green, red, blue, black, white. Kasama silang dalawa. Siyempre dito. Yung green. Nasa tatlong, ay apat na tundok. Ay, number 6. Red, tatlong tundok. Blue, okay. Dalawang tundok. Blue at saka black, kasama sila. Tapos white, isang tundok. White, ang napansin number 1. Napansin ko dito yung yellow. Yung yellow, wala. Wala. May natanggal na wire dito. So okay na. Baka yun ang dahilan bakit hindi ko magana ng okay. Ayos. Wala ng power tunik, no? Guys, ito yung aming lumang windicator sensor, no? Tapos meron siyang wire. Ito ang kanyang wire. Meron siyang green, black, red, yellow, and white. Yan. Yan yung kanyang wire. Ang kanyang brand is yung MA, no? May dumating kami bagong sensor, papalitan namin ito. Ito yung junction box nya, no? At ang problema nito, yung starboard side nasa port side at yung port side nasa starboard side. Yun ang problema nito. Sa tingin ko mayroong miswiring dito, alamin natin, pero nagpadala ng bagong spare kaya wala tayong magagawa. Gusto ko sana i-troubleshoot pero kailangan daw palitan ng bago. Sige, subukan na lang natin sundin yung sabi nila, tapos kapag ganun na pa rin ang naging resulta at saka tayo mag-troubleshoot bakit nagkaganun. Ang paligid namin ngayon, nasa Russia kami, no? Yan yung crane namin. Crane, dagat, maraming yelo. At syempre ito ang port lugar. Port lugar, Russia. Yun, napakalamig. Oh, si Epe. Dinala na niya yung aeroplano. Umakit na siya. Hala, kasi nahabol namin yung hangin. Habang wala pang hangin, dapat may kabit na to. Ito, dalawa na sila. Sa ngayon, ang connection ko, one white, tapos 2 green. Okay sir. Okay sir. Tapos 3 black, 4 red. Nakahang yung aking blue, tapos yung aking ground, ilalagay ko dun sa ground. Bababa kami, checkin namin sa baba. Here I just removed the anemometer main unit. This is the one which indicate the wind speed and wind direction. As you will find on its on the back, there is a 129 terminal, and also here I have 10 to 16 terminal. From 10 to 16 I have 10-1, 11-2, 12-3, 13-4,
14, 5, and the 15 and 16 is connected on the this. There is a 3 wire and 1, 2, 3, 4 no have connection. 5, 6, 7, 8, 9 it has wire connection. 5 for WS 0, 2, 1 WS 0, 2, 3 then the 7 and 8 is WS 0, 2, 3 WS 0, 0 but look like 10 or 4 and here also WS WH. This 9 and 8 is for 24 volts power, 7 is for reference, 6 is for reset, and 5 is for the bright adjustment. So I'm going to check the new arrived main unit. That's it. I just connected the reference. On the reference terminal, I connected the blue and the black together. As you will find here, the black and blue is connected together, serve as the reference. The green is my WD or wind direction. The red is the WS wind speed. And the white is the excitation or EXC. And I connected the shield and the yellow serve as a ground. I'm going to switch on the breaker and I will position this old anemometer and I will do simulation. Guys, what I have here is I just bring down this anemometer. This is the wind direction and wind speed sensor inside, have a cell sign, and I'm going to simulate and trying to find if this will work by following the wiring diagram according to the colors. So for now I have this position, meaning this wind direction sensor is pointing towards to the ships on forward. As you will find here, this is the direction sensor. As I move it up to port side is starboard side, port side is starboard side. This indicator follows. As you will find here, I'm moving this wind direction and you have reading on the maximum with 96 degrees, followed by the orange one 98. Now I have 120. This has reading 190 degrees 180. I have 178 degrees. Okay. Aside from analog light indicated, this is my reference wind direction. So I need to identify on up the proper pointing or pointers from which the wind direction of mine is. Located, you see. So this is 0 degrees. It has a negative sign, meaning this sensor has a good wind direction. But I have another problem. It has no meter per second or mile per hour. I need to check the wiring. Wind speed
very important to take a good reference for this wiring. I will be going up, but because fixing this fixture need a coordination here on the bridge and on top, because on top is very cold, so be verified the old one is working. There is only a miswiring on the shield and the ground. The shield and yellow must be connected together. And how this fixture installed up is also not correct. Now I have this position. I have this position 50 to 60 degrees. Then this is my true north. Then this is the ship's forward. In a reference, so I'm going to switch off the circuit breaker. Kung makakabit kayo ng vindicator, tandaan nyo, napakahalaga nito, no? Ito yung tinatawag nating guide. Ito yung reference para dapat siya nakaharapin sa barko. Para yung paling nitong ating vindicator, kapag starboard side, kapag port side, port side. Dahil kapag wala to, mali dito yung wind direction niya. Port side doon, kapaling, tapos starboard side doon, kapaling. Ito yung magiging reference na. So, thank you guys. Okay. Okay, baon natin ito dulig. Okay, sir. Balik. Ayan. Baon natin, ha? Okay. What I have wind direction and wind speed sensor is model 18301 bin alignment rod. From here, you will find a wiring connection. In this wiring connection, we have white to white. This is wind direction excitation. White to white, red wind speed signal to red, blue wind speed reference to blue, green wind direction signal to green, black wind direction reference to black, and shield earth to ground. What I did, I just disconnected the blue cable. And as I disconnected it, what I have now is this one. From here, you will find only the direction is being displayed. So I will be going up and connect the wiring for the blue. But as the diagram stated, the black and blue must be connected together. So, as you notice here, I have the reference, wind direction, wind speed, the excitation reference, and the ground. I connected the ground on the terminal wire pipe. Based on the diagram, what I need to follow is this one. The black and the blue will be connected on the reference. The reference connection will be found on this. See? So, I will be going up and I will find this cable number 3, from which this cable number 3 I connected the color black, and I will make jumper cable black and blue. Guys, that's it. I just connected all the cables and I will be going down so that I will fix this one first, then I will be going down
to do a final wiring of my wind indicator. Guys, we are just fixed the new wind tracker speed and direction. From now, our anemometer pointed about 30 mic 34 sila mag-loading. 10 degrees, 30 degrees, and this is our speed. Patroller. This is our. Kaya huwag kang magkumpiyansa na ano eh. Tinituloy-tuloy nila eh. Pero Roger, ang barko pala kasi na sa doon dyan, tatlo kasi yung hawak niya. Nag-ano, maangal daw doon. Kaya dito sila mapupusat eh. Yun, check din natin. And dito si second mate, sisilipin natin sa FD. Okay ba yung ano natin? Sabi ng operator, speed. Eh, masarado na yung ano, dito yung sa speed, ng control, ng sa speed. Sa na reopen. 7.9 kilo. Ano to, knots? Tama yung reading. Speed, 6.9 knots. Ayun. So, tama. Also, our engineer verified that the reading is good. Nakalagay sa indicator minus 30, minus 40 sa heading natin. Pag minus 40 natin yun, sir, lalabas doon. West talaga. West talaga. So tama. Tama siya. Paano yung orange? Yun. Degrees kasi yun eh, yung binibigay niya. Oo. Yung orange lang ngayon, yung orange? Minus 30. Minus 30, ayun. So 304. Minus 30. Minus 30 equals to? Binibigay niya dito. 75. West. West. Ayun, west na tama. West ang binibigay. Tama naman yung binibigay niya sa ECDIS. Pero kapag nakatigil tayo, sir, kung saan nakatutok yan, sir, yun na yung true direction niya. Okay. Hindi. Kasi, pero sa ECDIS, tama. Okay. Ayan, kasi nagka-calculate siya kapag tumatakbo tayo. Ayan, kasama namin si second mate. Pinaliwanag niya. Yun pala ang gamit niya. Paliwanag pa sa? Paliwanag pa sa tubig. Ganun pala. Okay. So, may natutunan tayo ngayon. Ano natin gawin dyan? Lagyan. Okay na! Nagawa na namin ang wind speed and wind direction. With me, the chief engineer, and the second mate. At pwede sila sasabihin ang mahalagang mensahe. Ang masabi ko lang, alas 5:15 at nagugutom na tayo. So yun na. Kain na. Kain muna. Subscribe my YouTube channel. ETOPTR Educational Vlog. Sana'y manatutunan kayo sa aming vlog for today. Paano magkabit ng wind speed and wind direction anemometer. Ano muna, Lek? Ikabit na lang natin ito para pahinga muna tayo. May paradiriso na tayo. Yun. Tinutulungan ako ni Chief Engineer. Talagyan namin ng magandang fix. Order itong wind indicator. Paikot, nalagyan natin ng Loctite. Para pa mag-vibrate, hindi mahulog ang bagong sensor. Too much expensive this from US. Ang aming brand is Yang. Yaoming. Anemometer. Galing ito sa Amerika. Ayun, mahal, sensitive. Maganda ang kanyang display. Oh? Ayun, second mate, tatanong. Sarado. Yes, sir! Pwede mo nang isarado yan. Yan, si second officer. Mayiging equipment na yan sa susunod. Batang-bata. Ay, Lex, sa taas lang yung malagyan, sa gilid. Dito si Lali, wala. Dito lang, wala. Pwedeng sawsawan ko ng screwdriver para mapahiran natin. Ay, wala pala, no? Dumikit na yung kamay ko. Buti na lang, andyan si Chief. Nangalay na ako dahil... Ano? Chief, may 30,000 na ba nakakarga nila? Hello? Wala pa siya. 30,000. Okay, tuloy-tuloy mo yung... Uy, maganda ng parko. Tuloy-tuloy.